Limaw na ulit maglaro si Anthony Davis, hindi na inconsistent, third straight games na maganda ang inilalaro, pero bago yan, Golden State Warriors nag-choke ulit laban naman sa Los Angeles Clippers. Bigo nga po ang Warriors na makuha ang back-to-back win laban sa Los Angeles Clippers dahil matapos nila itong talunin noong nakaraan, nagawa nga pong makabawi ng Clippers. Maraming Warriors fans na nagkakala na makukuha ng GSW ang panalo dahil sa first half ng laban lamang nga po ng 20 plus points ang Warriors. Pero pagdating ng second half, dito na nga po umarangkada ang Clippers at gumawa ng solid run sa pangunguna ng kanilang big 3 na gumawa ng tigti 20 plus points. Pero ang talagang kumumpleto ng ginawa nilang comeback ay si PG-13 na gumawa ng step back 3 point shot para selyuhan ng panalo sa GSW. May natira pa nga pong segundo para sa Warriors, pero saksamang palad, hindi pumasok ang game-winning 3-point shot ni Draymond Green. Sakit nito para sa GSW dahil ito na ang pangalawang pagkakataon na nakambak sila sa kanilang last 3 games. May 3 straight wins na sana ang Warriors kung na-maintain lang nila ang kanilang lead. Nagtapos nga po si Stephen Curry na may 22 points at 11 assists. Hindi nga po ganun kaganda ang shooting ng unanimous MVP dahil may 7 of 18 lang ito sa field. Anong masasabi nyo dito mga brother? Samantalang Anthony Davis hindi na inconsistent, third straight games ng dominant ang laro. Isa sa malaking factor kaya hindi makakuha ng momentum ang Lakers bukod sa pagiging injured ng mga player at makakuha ng sunod-sunod na panalo ay dahil sa inconsistent performance ni Anthony Davis. Ilang games din ngayong season na gumawa lang ito ng 9 points at minsan scoreless pa sa second half, kaya natatalo ang Lakers. Pero mukhang nahanap na ulit ni Davis ang kanyang laro dahil 3 straight games ng dominant game ang ginagawa nito. Noong laban nila sa Pistons, nagtala ito ng 28 points, 16 rebounds at 3 blocks sa loob lang ng 3 quarter. At last game kontra sa OKC Thunders kung saan natalo sila, monster game pa rin kay AD na gumawa ng 31 points at 14 rebounds. At kanina sa naging laban nila kontra sa Houston Rockets, buong game na aggressive nga pong Lakers big man na kahit mintis ang unang 6 na tira nito, hindi pa rin nawala ng kumpiyansa si Davis para makuha ang rhythm ng kanyang laro na nagtapos ng may game high 27 points, 14 rebounds at 5 block shot na may 10 of 22 shooting sa field. Mamaw talaga ang agresibong Davis mga brother. At after ng game, sa post-game interview ni Davis, sinabi nito na maraming bagay daw silang magagawa sa defensive end kapag sila ay healthy. Well, nagbalik na nga po sina Cam Reddish at Jared Vanderbilt sa lineup. Ganun din si Jackson Hayes. Pwede na rin maglaro si Rui Hachimura pero hindi na muna ito ginamit ni Coach Darvinham bilang paghahanda sa in-season quarterfinals laban sa Phoenix Suns. Natawa na lang din si Davis matapos i-interrupt ni LBJ ang kanyang interview at kumanta ang all-time scoring leader. Kind of got him going. We even talked about before the game that he wants to guard. Don't need nobody else. Oh, sorry. My bad. He,